Mapagpalang araw, mga ate at mga kuya. Welcome muli sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento, at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa aklat ni sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verses 46 to 56. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang lingkod, at mula ngayon, ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang sulat na ito ni San Lucas ay napakagandang sulat. Sa kabuuan, ito ang papuring awit ni Maria sa ating Panginoon. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng ating mahal na Birhing Maria, na puno ng pagmamahal sa ating Panginoon Diyos, ang tumatak sa akin ay itinanim niya sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Ang bawat sinasabi ng ating Panginoon ay itinatanim niya sa kanyang damdamin at sa kanyang buhay at isinasabuhan niya. Kailan ba tayo umawit ng papuri at parangal sa ating Diyos na tagapagligtas? Ito ang magandang halimbawa ng ating Birhing Maria na siya ang nagbigay ng papuri at parangal sa ating Panginoon. Lahat ng karanasan niya, lahat ng pagpapala at pagpupuri ay ibinigay niya sa ating Panginoon. Kaya mula dito, tayo din ay maglaan ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon, sa ating buhay, at itanim sa ating damdamin at isipan ang mga mensahe ng ating Panginoon, lalo-lalo na sa mga Biblia at kung saan nagsasalita ang ating Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at sana'y patuloy tayong magbigay ng halaga at gawin nating viral ang salita ng Diyos at maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. So ito po muli si Kuya Nanding, nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.